Welcome to our podcast, Happy Breadwinners PH by Don and Ivy Sepe. And in this episode, we are going to talk about growing self-love. Yes. So ngayong February, ang ating tema, 'di ba? Alam niyo naman, pagpaparating na ang Feb 14, pag-ibig. Pero iba't ibang klase kasi ang pag-ibig. And tama. Ang gusto naming i-talk about in this week for this session is about self-love. Kasi importante rin yan eh. You cannot give what you don't have. And it's especially important na if you want to meet the right person, you have to be the right person. So we have some tips kung paano natin pwedeng palawigin pa, no? Palakihin pa yung pag-ibig natin para sa ating sarili. So unang-una dyan, to grow self-love, you have to express love from within. So how can you do that? Una, eto, guilty ako nung hindi ko pa alam to, yung hindi ako marunong mag-accept ng praise and compliments. Bakit importante yan? Kasi it's a way of accepting who you are. Yung paano galing mo. Paano hindi mo ina-accept yung praise? Kasi kunwari ganito, sinabi, uy, Don, ang galing nung talk mo nung araw na yun ah. Mm-hmm. Diba, alam mo sasabihin ng karamihan? Ako dati? Naku, hindi naman. Mas magaling ka pa sa akin. Yung mga ganong linyahan. And it's parang nahihiya kasi tayo na magaling tayo. Parang masyado tayong nagpapakumbaba to the point na masyado nating dinadown yung sarili natin. And it's like subconsciously nire-reject natin yung greatness na pwede nating i-grow pa ng i-grow. Yes. And okay? Next is do something that you are good at. Ngayon that you are exploring, no, for sure kaya ka nakikinig dito sa podcast na to kasi you want to improve yourself and maybe you're looking for avenues pa na pwede mong i-explore and maybe may mga nakita ka na strength mo. So what we do is hanapin natin yung mga bagay na we are good at mas palaguin yes, pa natin. Yes, kasi it siya. Gives you confidence, no? Yes. Pag nakikita mo may na-accomplish ka and you are doing it excellently. So kasi nakaka-stress din yun, yung parang pinipilit mo, pero hindi talaga sadyang para sa'yo. Tapos hindi mo nabibigyan ng pansin yung mga bagay na magaling ka. Tama. And yung ginagawa mo, hindi ka dun magaling, so tingin mo, you are a failure. Yeah. So next naman is this. Appreciate our life. Yes. Kasi kapag nakita natin kung gaano kaganda yung buhay natin, alam mo ba, mas lumalaki yung nakikita nating blessings. And I think na kapag mas na-appreciate natin yung vessel natin, no, mas lumalaki siya, para mas nakikita ni Lord, uy, na-appreciate niya yung binibigay ko sa kanya. Bigyan pa kaya natin yan ng mas marami. Para mabawasan yung comparison mo sa buhay ng iba. At malungkot ka lang at ma-depress kasi hindi ganun yung buhay mo. Diba, mag-focus tayo kung ano yung meron tayo. Kasi for sure, you are greatly blessed pa rin kumpara sa ibang tao. Yes. And next naman, yung love to and from people. Yung outside, no? Within. Kasi there are part of self-love din. No? Unang-una dyan. Yung parang nafe-feed din ito yung self-love yes, natin. Na hindi importante. Lang siya galing sa atin, lang hindi lang siya internal. Pero kailangan, meron din nagmamanifest sa paligid correct. Natin na pag-ibig. No? Yes. Nag-express sa'yo at saka nag-express papunta. Pwede mong i-expressan ng love para mag-grow pa yes, siya. So, paano yes. yan? First, of course, is to surround yourself with quality people. We're big on this. Palagi ito, I think, sa siguro 50%, 70% ng talks namin, ng podcast, laging merong surrounding yourself with the right people. Kasi kung sino yung nasa paligid natin, may osmosis yan. Nakukuha natin kung paano sila gumala, magsalita, diba? At saka mag-isip. So, it happens to us. So, kung gusto nating mahalin yung sarili natin, paligiran natin ng mga tamang tao. QPO, quality people only. Quality people only. And with that, gusto namin sana kayo invite to join our exclusive Facebook group for Happy Breadwinners PH. So, hanapin nyo lang yan sa Facebook at makikita nyo po. Yeah, actually, and you'll be link, able to join our community. May bit.ly link yan, bit.ly/happybreadwinnersphgroup. Yes. So, syempre, hindi naman kailangan lang magdagdag lang tayo ng magdagdag. Tingnan din natin yung mga friends na meron na tayo. Yung mga friends natin from elementary pa, from high school, college, or yung mga work. Tao na talagang nakasama mo na ng matagal at those who really care for you. Appreciate them, connect with them. And deliberately connect with them. Deliberate. Kasi lalo importante na ngayon, yun. Diba, as we are recording, nasa pandemic pa rin tayo. So ngayon, yung pag-reach out ba sa kanila na kamusta ka, kamusta na yung pamilya mo, anong ginagawa mo sa buhay mo, yung pag-update na yun, very crucial pa,
very crucial siya to keep the connection, no? Otherwise, kasi parang hindi mo namamalayan na mawawala na yung mga connection na to. Yung best friend mo nung elementary, hindi mo na naging best friend. Yes. Nagbabago po yan. Depende sa in-invest mo ring time. Yes. So, syempre, still keep in touch with those people na you value and those people that value you also. Alright? Okay. Next is recognize individuality sa mga relationships. Mm-mm. Kasi yung iba, they blend in. Kung sino yung kasama nila, nagiging... Parang chameleon, oh, no? Oo, naiiba sila. So, nakakalimutan nila kung sino sila, hindi nila na-express kung sino sila. So, ang iba yung pagkakakilala ngayon ng mga kaibigan nila or yung katrabaho nila or doon sa isang peer group nila. Doon sa totoong sila. Authenticity. Oo, authenticity. Para hindi ka malito na parang itong group of friends mo na to, iba ka. Tapos itong group of friends, parang... I'm not saying na dapat pare-parehas talaga. Pero kasi syempre may personal tayo, may family, may friends, may professional tayo na mga group of friends. Pero at least meron no common thread ba? Mm-hmm. Na ikaw yun. Yun yung unique sa'yo. Yun yung authentic na ikaw. And it also applies in a romantic relationship. Oh, na yes. Hindi definitely pwedeng susunod ka lang doon sa gusto ng kapartner mo. Yes. Pero dapat kilala niya kung sino ka, hindi kung sino yung gusto niyang maging ikaw. Mm-mm-mm. Kasi, kumbaga pumasok tayo doon sa relationship na yun, na meron na tayong dala-dala na tayo, eh, no? So, syempre, we have to compromise, we have to meet in between, pero at the end of the day, we also have to respect din kung sino yung sila talaga. Correct. Tama? Okay. And next is giving back. So, we can only feel love, no? If we give back. If we... Correct. And if we give back the love. Parang ano... Ang galing ng love, no? It can multiply, no? Pag nag-share. Pag sa'yo galing, tapos yung buong puso mo siyang binibigay, parang ang tindi nung effect niya sa'yo. Mm-hmm. Kwento mo yung experience mo recently. Alam ko. Ako, oo. Yung... Meron kang, ano, may ganong kang experience nitong nakaraan. So, nag-drive-thru kami ni Ivy sa isang fast food chain dito sa amin, sa place namin. Tapos may nakita kong isang bata. Eh, nag-order ako ng pagkain. Specifically para sa anak namin. And nakita ko yung bata, sabi ko parang kaedaran ata to nung anak ko. No? So, I felt yung alaming tatay na parang gusto ko siyang i-bless nung araw na yun. I'm not usually ganun kasi. Di ba? Kasi ayaw ko rin i-enable yung ganong situation eh. Pero that day, di ba, I spent an extra money. It's a very small amount, no, para sa isang tao na hindi ko kakilala. And I don't know if mababalik pa yan, eh, no? Hindi ko na inisip yan. Pero nung araw na yon, I was able to feed him, no, for that meal. And masaya yung bata. Grabe. Pero alam nyo, yung saya, mas yung impact sa akin, mas malaki sa akin. So giving back, is actually a way of telling yourself na capable kang magbigay ng love. Yes. No? Kahit sa hindi mo kakilala. Kasi itong love na to, yung expression niya, parang ganun din yung expression ng Lord sa atin, ng Panginoon sa atin, di ba? Na kaya niya tayo minamahal kasi yun yung expression niya. Yeah. Gusto niya na magmahal din. Kaya ka na-create actually. Oo. Dahil sa kanya. Sa kaya na. Ngayon tayo, kapag ka nagmamahal din tayo ng ibang tao, iba yung laki ng puso mo, no? Talaga. Correct. Nag-uumapaw talaga. So give back. Yes. So, syempre, it's not like... gigising ka na lang sa umaga, ay magmamahal ako ng sarili ko, ay magmamahal ako ng ibang tao. Pero dapat alam din natin yung dahilan kung bakit tayo nandito. Yeah. So let's next. Continue finding the meaning of our lives. And how can we do that? Paano Siyempre, mo ba siya ginagawa? Isang importanteng aspect dyan, no, to silence the noise from the online world. So yes. It's important na from time to time, take a social media break. Mm-mm. Ako, ganun ginagawa ko lagi pagka, wait lang, kailangan ko muna mag-isip, no? So, alam mo, may iba-iba tayong mga mechanisms, eh, no? Mga coping mechanisms, no? But, if you think that breaking from social media can help you think, no? Do it. Gawin yes, mo siya. Correct. So, next naman is finding your purpose. So, paano ba hinahanap ang purpose? Ang purpose, ano to eh, nasa track record mo to eh. It points to that eh, yung mga bagay na gusto mong ginagawa, yung mga bagay na masaya kang ginagawa and it makes other people happy. Diba? It makes other people's lives easier, inspiring. So, nandun yung purpose mo. So, for example, ako, I find meaning sa work na ginagawa namin yun. Mm-hmm. Inspiring people, training people, teaching them about
finances, about relationships, 'di ba? About fitness. Yan yung ano namin yung direction mag-asawa na pinupuntahan. And we find happiness and meaning dun sa trabaho na yan. And ako, siguro marerecommend ko din sa inyo, you can read books, no, on finding your purpose. And yung isa sa pinakasikat nga is, of course, reading the Bible, mm-hmm, or yung Purpose-Driven Life ni, yeah, Rick Warren. Keep searching. Keep searching, yes. Oo. Kasi, iba-ibang stages ng buhay. Eh. Oo, kasi tayo din, ang dami din natin mga tanong noon in the past. And I think na nag-a-adapt din tayo do sa present na situation na meron tayo. And yung nag-iiba din kasi yung future na nakikita natin. Yeah. So yun lang, huwag ka lang maiinip. Nagbabago-bago siya from time to time. But I think there is that common na purpose mo. For sure. Alright? So next naman is try something new. Yun na yung sinasabi natin kanina. So bakit siya nakakatulong? Kasi it gives us creative break. Mm-mm. Yung utak po natin, gusto rin yan paminsan-minsan ng variety para ma-excite. And doing something new, doon mo madidiscover minsan na, uy, may talent, may skill pala ako rito. And it gives you more confidence and appreciation for yourself na meron ka pa palang ibang kayang gawin. Ako nga, okay, nakakatuwa yung sa akin, di ba, recently, na yes, realize ko, gusto ko pala magluto, gusto ko mag-bake. Kung pero hindi noon, ko siya noon kasi parang na-shut off mo siya dahil busy ka sa career. And lagi mo sinasabi noon na, hindi ako para dyan. Mm-mm. Until nagkaroon ka ng oras na gawin yun and nai-enjoy mo siya, it gives space sa brain mo. And mas, kumbaga, na-appreciate mo yung paligid, no? Yung blessings. So, yung final words naman namin sa inyo is this. Continue loving yourself. Continue feeding yourself. And continue accepting love. Kasi, nandito tayo sa Earth. We call this the Earth School, no? Kumbaga, itong Earth School na to, yung receiving natin ng love, yun din yung ibibigay natin sa ibang tao. So, yung mga breadwinners, no? Bigyan mo din yung sarili mo. Huwag ka lang magbigay na magbigay sa ibang tao. Correct. So, yun nga, guys, you can find us in Facebook and our podcast. Ito po, na makikita nyo yan sa link na yan if you're watching us on YouTube. And if you are listening sa podcast, thank you so much. This is Happy Breadwinners PH Podcast by Don and Ivy.